Hello guys! Good morning! Welcome back po sa aking YouTube channel. Ngayong umaga, bumisita po tayo sa isang farm dito sa Binmaloy, Pangasinan. Yan, at samahan niyo po akong ikutin ang kanilang farm at alamin po natin kung ano ang kanilang mga bloodlines nila dito sa kanilang farm. Ayan po, ikot po tayo sa kanilang farm. Tignan po natin yung kanilang mga alaga. Hindi pa po ako nakakaikot sa kanilang farm, pero sa bungad pa lamang makikita nyo na sobrang ganda at malinis yung kanilang farm. Yan. Dito yung entrance nila. At tara, samahan niyo po akong ikutin para makita po natin ang kanilang mga alaga. Ayan, meron silang mini garden. Ang gandang tumambay dito sa kanilang harapan dahil bukod sa may mga flowers, habang nakaupo ka, matatanong mo yung kanilang mga alaga. Eh, so napansin niyo yung tipi nila, maganda yung tipi nila. Yan, maganda rin. May mga tanim-tanim din sila sa mga gitna ng kanilang mga tipi. Para at least kahit papaano may shade yung mga alaga natin. Yung kanilang tipi kakaiba rin. Yan. Tapos mamaya, tingnan natin kung may interview natin si sir. Tanungin natin kung saan galing o ano yung mga bloodline nila na nandito. Umiikot lang sila, nagkukwentuhan lang muna sila ni Boss Russell dahil sinaman ako ni Boss Russell. As ang ganda ng weather kasi hindi masyadong mainit yung sikat ng araw, tama lang. Yan, may banana.
Tingnan natin yung kanilang gray hutch. May nakita akong binabae. Yan. Puntaan natin yung kanilang binabae. Balita ko, magagaling yung mga binabaer ni Sir. Yan, ang sipag ni... Anong pangalan mo? Jimmy. Yan, si Jimmy. Tapos, ito naman yung... Yan, yung range ni Sir. Nakikita ninyo? May mga tipi pero walang mga nakasuga. Yan, pero... Ang ganda, oh. Natural yung hapuan nila, yung mga puno. Tapos ginagawa na lang nila, kinakat nila para hindi masyadong
lumaki yung puno, tapos sila yung nagsisilbing hapuan ng mga sisiw. Yan. Natural yung kanilang hapuan. Ang ganda, no? Yan. Siguro ito yung mga early bird ni sir. So, lapitan natin si sir. Kasama niya si Boss Russell. Tapos silipin din natin yung kanilang gradas. Yan ang kanilang gradas. Ganda nung farm na talagang organized. Yan. Ayan, tapos dagdag ko na rin dito. Sa akin din po nila binili yung kanilang solar street light. Yan, yung mga solar light nila na galing sa akin. Yan. So sabi ni sir, gumagana pa rin hanggang ngayon. Yan. Kanilang mga street light, yung mga solar light nila, yan. Sa akin po nila binili. Ha ha ha!
Interview natin ng konti si Sir JM, si Sir John Manguno. Good morning, sir. Good morning po. Ako si John Manguno. Ako yung retired from the military. Dati ang ano namin dito, ang pangalan ng 4Js. Ako nga, si John Manguno, ako yun. Saka si Julius, si John Alexander, saka si John Jacob. Kaya naging 4Js. Ngayon, nung nag-retard ako, pinalitan ko ng, well, still 4Js, pero pinalitan ko ng GM Blackhawk kasi dyan ang sa Blackhawk na helicopter. Yun ang trabaho ko dati. So, pinangalan niyo po doon. So, retired na po kayo, sir? Oh, retired na. It's been 18 years sa military, saka nasa Middle East ako ng 22 years. Ngayon, retired na. So, paano po kayo nag-umpisang magmanok, sir? Hilig niyo po ba talaga? Oh, from my great uncle, saka yung dad ko. In fact, dito sa Bunlag, siyang una-una, yung uncle ko siyang una-unang nag-import ng mga manok na galing Amerika. Yung tinatawag nilang blues, yung abuin, nagpanalo dyan sa Kalasyaw dati. Ngayon, nung napunta kami sa Guam, doon din kami nag-umpisa uli. Hanggat nung nag-military ako, pagbalik ko, na-station ako sa Guam, doon nagmanok uli ako doon. Yung manokan ko sa Guam ngayon, ang nagmamanok, kung yung kikilala ng mga ano yan, kilala ng taga Guam, si Julius, siyang nag-take over ng farm ko doon. Sa Guam. Papanalo sa Guam. Ayun po. So, nakita ko po yung farm ninyo na malinis, tapos naka-organize, tapos yung mga magaganda po yung mga facilities ninyo. So, sino yung, paano nyo po nagagawa yun? Nasa career-retired nyo lang po, di ba? Oo. Pag nasa trabaho ko, ini-imagine ko kung paano ko i-organize ang farm. Lagi ko yan. Yan dream ko talaga kasi na naging ganito, lahat parang military, dress right dress yung mga, nakita nyo naman yung mga titi ko. Opo. Lahat organized. Kaya pinaka yung malinis na farm. Yun ang talaga. Saka yung manok, kailangan healthy sila. Kung malinis yung farm mo, ma-healthy rin yung mga manok mo. Yes po. Dati, nagbibinta ako, lahat ng nagbintang ko sila ang laking nabang. Hindi ako, pero okay lang yun, masaya naman ako. Pero ngayon, ang target ko, maglaban muna. Siguro, later on the line, baka babalik sa commercial. Pero as of now, kasi maganda yung labanan, laban muna. Opo. Nakita ko nga po. So, sir, pwede po ba naming malaman yung mga bloodline ninyo dito sa inyong mga farm? Ang original na bloodline ko dito, nagaling kay partner ko na si Sir Ramon Banahaw. Ang mga signature namin dito, Black Henny, yung tinatawag kong Super Blues na blues, saka yung Tennessee Dome na galing kay paring Ryan Gonzales sa Pampanga. Mayroong kaming dito, Thompson White na galing din sa Mount Banahaw. Yun ang pinaka baseline namin dito. Pero karamihan na ngayon bagong updated na pinapalahi ko. Yung galing kay Sir Idol Lapido, kay Chito, Wild Creek, saka si Doc Tony na yung okidom niya na mga bulik. Yun ang saka yung idol kong Juan din sa Bulinaw, si Carl Lidesma. Yun lang ang mga palahi namin ngayon dito.
So, yun. May mga, nakita ko po kanina sa range po ninyo, may mga early bird na po ba yung mga yon? Yung mga sisiw po ninyo? Bird, ano yan, born October 15, ang born yan. Kunti lang, there are only 74 na ano, kasi ayaw po magparami. So, ilan po ba yung mga nandito po sa farm ninyong naka-cord po? Naka-cord ito lahat, kung mapapansin nyo, mga 59 lahat yung naka-cord. Pero yung dito, yung mga sa, ano, pag nag-hardening kami, dyan namin nilalagay. Saka yung mga ibang naglulugon doon sa kabila, dyan namin nilalagay muna. Hindi namin, ano, hinahawakan. Ayun, pag full blown na sila, saka namin na ilalabas. Rotation dito, yung ginagawa ko kasi ang pasilidad naman hindi masyadong marami. I keep it simple lang. Ayaw ko yung talagang marami. Gusto ko yung minimal lang na breed. Nga balita ko dati yung mga sinabi ni Sir Jan yung henny nila, kasi may mga minsan na bumisita sa akin na papunta rin sila sa inyo na ang gusto nilang kunin yung mga henny ninyo dahil yun nga magagaling nga raw po. Yung at nagpapanalo namin, nagpanalo kami ngayon a week ago, saka this week yung last na ano namin, henny namin. I was hoping na mabubuhay siya, hindi naman nabuhay, nanalo, pero namatay. Pero this week, naglaban kami, yung last na binabay ko, nanalo. Pero ngayon, siguro, pag maputi-puti na, pwedeng i-breed yun kasi nawalan na ako ng ano. Pero may inahin ako na hini, yun. Lahat naman dito, ano eh, ang cross lang, isa lang yung 5K. Ang great-grandfather nila galing kay Ding. Ayun, yung inaanak ko, binigyan ako ng inahin, saka tatlong road stag. Ayun, yun ang pinagkukross ko lang sa mga palain namin. So, nakita ko talaga, sir, na yung farm ninyo malinis, naka-organize po lahat, ganun. So, hands-on po talaga si Sir Jan. Kahit ano, pero ang ano ko lang, may suggest ko lang, maganda pag nandito pala, nandito ka na, namamanis mo yung sarili mo, farm. Kung nasa ibang bansa ka, kahit anong stricto mo, magiging palpat pa rin. Kasi wala kayo. Wala kayo. Ngayon, nandito ako, laging malinis. Natututukan. Natututukan. Isang ano lang, pinapupulot ko. Kaya, opo, nakita ko rin naman po na yung sobrang linis po. Saka yung sa tay, bago sila magpakain, dapat malinis na yan. Siyempre, kaanuan lang ng mga manok yan. Para sa healthy sila. Ayun po. So, yun, maraming salamat, sir, sa pagpapa-unlock yan po sa akin dito sa inyong farm. Good luck po sa mga darating pa po ninyong laban. Oo, salamat din na bumisita kayo dito. Dati-dati, ang daming gustong pumunta dito, pero hindi ko pa inaano. Kaya malakas si Ma'am Cheryl sa akin. Kaya, ano lang ako, low profile lang ito. Ayan, mabait si sir. Ako, ayan. Hindi naman ako, ano, yun. Kagandaan lang dito kasi yung, ano, yung ito, nakikita ko, healthy yung mga manok. Dito ako nag-upo, dito sa pinag-interviewan ko. Yan, tinitignan ko lang yung mga manok. Yun, masaya na ako. Kitang-kita nga po sa inyo siya talagang katulad rin kayo ni Boss Russell na sobrang ano rin sa manok, hilig. Yan. Hilig lang. So, yun, kunting advice lang, sir, sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga OFW na nanonood po sa atin, na dreams din po nila na pag nag-for good sila, yan, magkaroon ng farm, ganun. Advice ko lang sa mga OFW, huwag masyadong magtiwala. Ako naman, maswerte ako kasi kahit anong paano, sa farm na ito, ang dami akong nagastos, ganun. Hindi sa pagyayabang. Pag nag-umpisa kayo, piliin nyo yung, ano, yung tunay na may malasakit na tawuan. Kasi kahit ano, wala rin. Para yun lang kinatapon nyo yung pera nyo.
mag-hard kayo ng ano, yung katiwala nyo talaga o kung pinsan nyo o kapatid nyo mas mahigi. Pero kung nagtitiwala kayo na walang bantay talaga, mahirap. Saka ano, kailangan malinis palagi. Gumigising yung mga tao ninyo ng umaga. Pwede rin silang mag-inom pero limitation yung inom. Ngayon, nababantayan ko sila. Hindi sila makainom. Kaya, ayan, so maghanap ng taong mapagkakatiwalaan. Iyon. So, yun. Maraming salamat na naman po, Sir John. Ayan po si Sir John Mangunon ng JM Black Hope. Yan. Thank you, sir. Oh, thank you din. Thank you sa pagbisita dito sa farm. Baka meron kayong gustong i-shout out, sir. Shout out ko lang ang ano, ang Mrs. ko nasa Maynila ngayon kasi para kaming ano, nandun yung anak namin sa Maynila, nag-aaral, 10 years old, kaya hindi siya makasama dito. Pero pumupunta sila dito often noon, pag may holiday, weekend, nandito sila. Saka yung anak ko sa Guam, shout out kay Julius Mangunon. Ayan po, yun. So, thank you, sir. Opo. Salamat thank po. Thank you din.